Attorney Mark, ang tanong ng ating mga kababayan na ngayon, kailan ba malalaman kung sino yung mga bumoto pabor para tanggalan ng prangkisa? Dahil atat na rin silang, hindi ko lang alam bakit hinihingi ng ating mga kababayan, lalo mga netizen, kung sino-sino ang mga to. Almost lahat po ng congressman. Alam naman natin yan, controlled yan ng speaker na ang congress. Lahat po ng congressman except apat na I don't know sino yung apat na nag-disapprove, then apat ang nag-abstain, eight ang hindi talaga bumoto, but almost all, lahat po, almost all ng mga congressman, bumoto sila sa pagtanggal ng prangkisa ng SMNI. Ano ang tingin mo na magiging mensahe nito, lalo na sa mga mamamahayag, mga dambuhalang, mga network, pati na rin yung mga maliliit na mga network? Dahil parang ano na eh, na nabubusalan na, gusto nilang busalan, gusto nila kung ano yung marinig nila, eh yun lang ang dapat bang ilabas ng media, at hindi na tayo pwedeng mag-question at hahanapan ka na lang ng butas kahit meron naman tayong posisyon, meron tayong depensa, pero tila bulag sila dito. So nakita man natin na yung ginagawa nila is actually parang atake na. Ang freedom of press, freedom of expression, and media industry is under attack right now in this administration. That's why kailangan po natin magmasid, kailangan po natin mag-observe kung ayong mga ginagawa ng ating gobyerno ngayon, because the freedom of press, freedom of expression, and yung media industry right now is under attack sa lower house. And I'm hoping na hindi iyan mangyayari sa House of Senate. Hanggang ngayon ay nasa indefinite suspension pa rin ang SMNI. May hearing na po ba dyan sa NTC? Meron pa silang paliwanag? May plano pa ba silang dinggin ang panig ng SMNI? Abalang-abala na ba sila masyado ang NTC? At parang wala nating naririnig mula sa kanila. Okay. Yung NTC naman, ang nangyayari sa NTC, parang pinulugan yung mga motions natin. Una, yung nag-file tayo ng motion na i-hold muna yung 30 days indefinite suspension, nag-file, ang ginagawa lang kasi ilang araw hindi nila ginagawa yung trabaho nila, nag-file tayo ng motion na sagutin na nila. Kung i-deny man nila yan, i-deny nila para matapos na. So, good thing kahapon or isang araw, natanggap natin yung resolution ng NTC denying our motion for reconsideration. But at least, pwede na tayo mag-file ng petition for certiorari sa Court of Appeals. But with respect sa motion natin na mag-hearing, tulog pa. Tinulugan pa yan ng NTC. Wala pa talaga schedule kung may hearing pa ba or wala lang hearing doon sa NTC. But with respect sa yung tinatawag na 30 days indefinite suspension, yun ang denied na nila. So, we are going to file a certiorari petition sa Court of Appeals on the ground that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of NTC.